Isinusulong ng ilang estudyante ang pagbibigay ng state funeral para kay Gat Andres Bonifacio. Pero imposible rin ito ayon sa National Historical Commission of the Philippines dahil hindi pa rin nakikita ang mga buto ng ama ng Katipunan. Balitang hatid ni Cara David. Ang mga labi ni Rizal nasa monumento sa Luneta. Ang labi ng iba pang bayani at mga yumaong pangulo nasa malalaki at tanyag na sementeryo. Pero ang ama ng himagsikan, hanggang ngayon, di pa rin nabibigyan ng disenteng libing. Mula ng paslangin si Andres Bonifacio noong 1897, hanggang ngayon, hindi pa naililibing ang labi ng dakilang supremo. Hindi kasi mahanap ang kanyang mga buto. Maging ang asawa nitong si Gregoria de Jesus, namatay nang di man lang nasisilayan ang labi ni Andres. Mga katipunerong magdalo ang pumatay kay Bonifacio sa Maragondon, Cavite. Si Lazaro Macapagal ang nanguna sa execution team sa utos ni Emilio Aguinaldo. Pero hanggang namatay si Macapagal, hindi niya sinabi kung saan nila pinaslang ang supremo. Hinanap yan ni Gregoria de Jesus. Ang unang account niya, nakasalubong daw niya, tapos hindi daw, hindi itinuro. Ang masakit, yung babae, nag-aasa na nga, pinaghanap pa sa bundok. Noong pagkatapos ng dalawang linggo niyang paghahanap, bumigay na rin po siya. 1918, isang grupo ang naghanap sa labi ni Bonifacio. Sa pangunguna ni Guillermo Masangkay, isang dating katipunero, ipinresinta sa Senado ilang buto na nakuha nila sa isang bundok sa Maragondon. Buto raw ito ni Andres Bonifacio. Pero ayon sa mga apo ni Bonifacio, imbis na ilibing, ginamit raw ang mga labi ng kanilang lolo Andres bilang propaganda laban kay Emilio Aguinaldo na nooy tumatakbo sa pagkapangulo. It was also used for propaganda. Remember, naglaban sa yung first Commonwealth election si Quezon at si Aguinaldo, nakalimutan na bigyan ng libing si Andres. Kasi nagamit. Nagamit sa politics. For political reason. Dito sa lumang gusali ng Senado, minsang inilagak ang mga labi ni Andres Bonifacio. Simula 1918, nakadisplay sa isang exhibit sa loob ng gusaling ito ang buto ng supremong si Andres Bonifacio. Ang problema, noong 1945, sa panahon ng mga Hapon, sa kasagsagan ng gera, ang gusaling ito ang isa sa mga pinakabinomba. At malakas ang paniniwalang kasamang naabo ng digmaan ang mga labi ng dakilang supremo. Kamakailan, naglabas ng isang online petition ng ilang estudyante ng Miriam College. Hiling nila, bigyan ng state funeral si Andres Bonifacio, lalo pat magdiriwang ito ng 150th kaarawan sa November 30, Bonifacio Day. Hindi man ho maita yung katawan mismo, ay yung buto. Ang mahalaga ho dun yung mabigyan natin siya ng tamang parangal na para talaga sa kanya, na matagal na na-deny sa kanya. Pero hindi raw posible ang state funeral ayon sa National Historical Commission of the Philippines. Tanong nila, anong ililibing kung wala namang labi? Let's give the man the proper credit. And since ino-honor natin siya, it's better also na bigyan natin ng maayos na libing. May state funeral man o wala, sana di malibing sa alaala ang kadakilaan ni Andres Bonifacio. Mahanap man o hindi ang kanyang buto, sana di mawala ang kanyang diwa sa ating mga puso. Cara David, GMA News.